banyu sari. Simpul mengenai baikun, tablir mengenai baikun, yuk baikun, ulit anggir testament. Nabi bilang lang natin, ayun, praise God, kapatay na kapatay mga kapatid. Babasahin po natin ang salita ng Diyos sa Hebrew. Sa aklat po ng Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sins which doth so easily beset us. Let us run with patience the race that is set before us. Verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the sin, and is sit down at the right hand of the throne of God. Ang ating pong tabi mga kapatid ay nais ko pong kukunin sa verse 1. Sabi ni Paul, let us run with patience the race that is set before us. Let us run this race with patience, not with speed, but patience. Amen. Taas po natin ang iba. Kamay, thank you, Lord. You are our great shepherd. Alam mo, Panginoon, ang katayuan po ng iyong mga tupa. Spiritually, Lord, bawat isa ay may mga pangangailangan. Bawat isa ay may mga pangangailangan na personal, Panginoon Diyos. Kung ano man ang mga pangangailangan ng inyong mga anak, we ask you to bless us, Lord, habang ipinapangaral ang iyong salita ay matatagpo ang kanilang mga spiritual needs as we minister, as we listen to the ministry of thy word this morning. Thank you for your goodness. Thank you for this day. Thank you for this life. And thank you, Lord, for everything in Jesus' name. Amen. God bless. Please be seated. Doon lang ito po yung erbante. Well, sabi ko nga kay Pastor Gray mga kapatid, ang labi ko ng pagbabago ng church. Parang hotel ang gabi na. Parang function hall ng hotel. At hindi po ito nangyayari mga kapatid just overnight. It takes a lot of cooperation, unity, at nagkaroon po ng vision na talagang ganito po ang church natin sa Manilos. Ito po yung panagpapasalamat sa Sireya kay Pastor Atina na sa lahat ng missionaries na naalaala ko, tatlo po sila magkasabay, Pastor si Rizky Balahadya, Pastor Bong Valenzuela, at Pastor Ray. Sa tatlo po mga kapatid, si Pastor Ray talaga ang nanatili. Ano po, ilan years na rin po? 30 years. Praise God. So, pag ang tao talaga ang pastor ay nanatili sa isang lugar in the will of God, talagang malaki talaga ang magagawa ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Kaya napakahalaga po na habang may buhay po tayo, ay ialay po natin sa Panginoon ang the best. Amen. The best ay ating pagkibigay sa ating Panginoon. Ang ayon sa laki ako po yung ituloy sa bahay ng Pastor Ray, praise God. Sabi ko sa kanya, milyonaryo dating mo dito kasi. And it does just for 1 year or 2 years na kapit. Kasi ang tao habang naglilingkod tayo sa Panginoon, mga kapit, ang sabi ko ng Panginoon,
If you abide in me and my word abide in you. Praise God. Yes, amen. If you, the friends that abide na kapin, ito po yung inis na Panginoon upang mamungapan ng mas marami. Kaya ako po yung pasalamat ulit na malaki po ang pagbabago dito sa Central Luzon sa being leader natin siya sa Central na ating pupunalan na nagkaroon ng district office tapos ang deconstruction ng campground dito. Dami ang deconstruction dito ni Pastor Ray. Amen. Praise God. Palagi kong sinusunod sa Facebook itong paglawa ang mga kapit. Ang nakikita ko lang lagi yung sa labas. Hindi ko nakita yung loob. At ngayon, I'm so happy na nakikita ko kayo na amen. Masaya yeah. Na naglilingkod sa Panginoon ng Diyos. Dapat naman tayo masaya. Sabi ng Biblia, blessed is the man yes. Whose iniquities are forgiven by God. Amen. Praise God. Blessed. Kaya nga sabi ng Bible, serve the Lord with gladness. Amen. Come before His presence with singing. Enter into His gates with praise. Thanksgiving you. And into His courts with praise. Praise God. Hallelujah. Kasi, alam mo, ang Diyos parang naman yung tanong eh. Pag masaya si Jesus at masaya yung mga bata, mga kapatid, ang sila parang nagkaroon ng fulfillment natin bilang mga ama ng tahanan. Kaya kung reklamo si Jesus, reklamo yung mga kapatid, nagsisikat ka ng gusto, pinakain mo ng litso, reklamo ba? Kaya wala ka mga tahanan. Praise God. At ang Diyos hindi ganun mga kapatid eh. Wala po tayong pagkakataon sa Diyos na dapat tayong malungkot sa lahat ng panahon. Yes, problem yung cancer, hindi kayo iwasan yan. Nasa mundo ka pa eh. Yes. Amen. Ay magkasakit tayo, hindi maiwasan yan. Nasa mundo ka pa. Iwan ka ng sakit yan, ay okay na yan. Hintay mo. Eh talaga magkasakit naman tayo. Praise God. Kaya ang buhay natin, dapat ibang tayo mga bakasyonista lang sa mundo. Pagbakasyon mo tayo, mga kapatid, huwag mo dalhin yung problema mo. Kasi pagdating mo sa isang lugar, new environment, new faces, mga kapatid, at you enjoy the journey. Kasi pag magbakasyon ka, tapos kulitado ka pa sa tahanan mo, ang problema doon, wala na silang bigas, tawag pa rin ang tawag kasi yung aso nawawala ay yung post na hindi na naman nauwi ang gulo. Kaya sa buhay nito mga kapatid sa akin ng Panginoon, I must do the work of Him that sent me while it is day, for the night cometh well no man can do. Yeah. Praise God. Habang may araw pa. Habang malakas ka pa. Habang tumitig mo pa yung puso nyo, mga kapatid. Habang makakalakad ka pa. Habang makapalampa ka pa. Habang makapagpuri ka pa. Do it! Amen! You are not the same 10 years from now. Right. Hindi ka manatiling ganyan. We're not getting younger. Mama. We are not getting younger. And we are not getting stronger. Marupok na po katawan natin, mga kapatid. At salamat sa Diyos. Kasi pag ang church ay kumpanya, pinalitayan na tayo. Mama. Sabihin ng kumpanya, okay, kailangan na, ito ang sikeresyon mo, malis ka na dito.
Hindi ka na daming smart. Yun, i-glow ka na kayo. Kaya buhay. Praise God. Kaya nga, habang may hininga po tayo, kasi ang Bible nagsasabi, let everything that has money, let everything who has no problem, wala, oh. Ang sinabi doon, let everything that has bread, praise the Lord. Ang lahat ng may hininga. Ayaw ko maniwala, yung busy ng may hininga. Yung Katoliko, humihinga din yun eh. Yung mga Tritarian, humihinga din yun eh. Kaya hindi tinitingnan ng Diyos, anong kulay ko, anong denomination ko. Malaki ko, tapos Panginoon, na dapat kang mapupuri. Yung hininga mo, mga kapatid. Praise God! Lalo na Pastor Ray, hindi sinasabi lahat ng wapo. Ikong wapo na magpupuri, ilan tayo? Dalawa na nila. Ayos! Ano yung tawa niyo? Sa mga ayaw kayo. Eh, ang mundo nga ako ay ganito yun. Praise God. Let everything that has been. Naranasan niyo ba ang nahirapan ng mga? Kasi bago kayo dumating sa mundo, may problema na dito. Job chapter 14 at 8, verse 1. Lahat ng mga tao sinilang sa mundo sa pamamagitan ng babae. Kakaunti na lang panahon at puno-punang problema. Kaya lahat may problema. Yung mga mayayaman may problema ng mga yan. Ayaw niyong maniwala na mga mamayaman may problema. Tanungin mo kami ni Pastor Ray. Aming problema. Ang tinitignan lang natin sa mayaman, ganda yung sasakyan, mansyon yung bahay. Pero hindi mo alam, sa loob ng kwarto mga kapatid, malaking problema to. Praise God, dahil ang tao may problema. Yung mga mayaman, yung mga mahirap, lahat. Yung mga pangyayari ng tao, kagaya ng President BBM, wala yung sabihin mo ng problema yun. Eh, President Duterte na kapatid, malaking problema nun ng mga yung presidente. Ngayon, umuwi na ng Davao. Relax na masyado. Basta, lahat may problema. Huwag kayong mahingit sa akin kasi may problema din ako. Huwag kayong mahingit sa iba kasi may problema din mo na yan. Amen. Praise God. Yung mga mag-asawa may problema din yan. Yung misis may problema sa mister yan. Yung kami mga mister din, yung kami magsasabi mga kapatid. Laking problema nun. Mga piyuta, may problema din mo yun. Walang tao, walang problema. I'm sorry. Darating ang panahon, iiyak ka rin. Darating ang panahon, masasaktan ka rin, mga kapatid. To remind you are still in the flesh. You are still in this earthly room.
Ibihay ko kami, pansuri ka. Miss Pastor, eh, biyay kami, pansuri ka. All the way, mga patid, sa Sambuanga City. So, ngayon nun. I-skidyo ko ulit ito, mga patid. Biyay kami doon sa Dagao, Jinsan. Dadalhin ko ito sa Muslim area. Makawi City. Gay! Pagalis mo dito, maniwala sa panahon. Pagdating mo doon sa part ng Maybaysia, mga kapatid, umulan. Paakyat ka doon, papunta ka ng Bayumbong, Maybaysia, nabuka pa na. Paakyat ka naman, papunta doon sa Santiago City, mga kapatid, wala ng ulan, maniwala sa din. Aakyat ka ng mundo, pagkatapos bababa ka, mga kapatid, dadaan kayo sa mga palayan, dadaan kayo sa gubatan, dadaan kayo sa baryo, dadaan kayo sa syudad, dadaan kayo sa simitiryo. Biyahin yun eh! Right. Lahat ng areas magdadaanan mo. Amen. Yung kahit gaano kaganda yung syudad na yan, it's not your destination. You keep on going. Kaya nung nagbiyahin kami, mga kapatid, from Davao, dahil kami papuntang Lubigarao, din doon punta kami ng lawa. Kahit maganda yung ibang lugar, pero hindi kami huminto doon at din na nagpatuloy. Sapagkat ang destination namin ay lawa, city. Praise God! Destination natin ay papuntang lagi, mga kapatid! Yeah. Remind you once again, we're doing home tours! Come on! Lung yung lahat ng papunta namin, pakita sa kong kaman. Thank you, Lord! Hindi nagtaas, iwan ko sa antunta niyo. But this church is very bound, mga kapatid. Minsan sa erong lalo, bago ko sasabihin na, this diesel is bound for Manila City. If you are bound for other destination, please jump to the sea. This United Pentecostal Church, we are bound for heaven. If you are bound for other destination, please disembark right now. Parang gano'n ang sasabihin, mga kapatid. Kaya, you should not lose the joy thinking that someday I will be home. Kaya nga sabi ng po, mga kapatid, ni John, love not the world, nor the things of the world. Yes. For if any man love the world, the love of the Father is not in him. And if you love the Father, that is a strong desire to be at home with Jesus. Yes. Kaya sabi ni David, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I dwell in the house of the Lord. Not just 14 years, but forever. Amen. Hindi mo alam ang nasa unahan eh.
Ang alam ko lang mga kapatid that the Lord will never fail you. The Lord said, I will never leave you nor forsake you. And lo, I am with you until the end of time. Kaya tayo pinagpapasalamat na hindi tayo iniwan ng Panginoon kahit may problema tayo, kahit nagkasala po tayo mga kapatid, ngunit ang Diyos po ay Diyos na puno po ng habag mga kapatid. Kaya sabi noon sa Biblia na like a father pitieth his son, so the Lord pitieth them that fear him. Hindi niya ginawa ang dapat sa ating kasalanan, yes. Sapagkat naalala niya na tayo'y mga alikabok naman mga kapatid. He remember our frame that we are just dust. Alam mo ang dami mga kapatid na you can have money, you can have everything in this world. But those everything is nothing when you lose your breath. Amen. Once you lose your breath, it is the end of your life's journey. Right. Praise God. Kahit nakamahal mo si Jesus, darating din yan, iwalay din kayo. Iiwanan mo talaga siya. At kahit tayo mahal ng misis natin, mga mister, darating din ang panahon, naaalis si misis natin. Kahit mahal natin yung mga anak natin, hindi mo panahon, hindi mo panahon yung buhay. Right, right. Lahat at bakay dito sa mundo, wala ka po. Anong tawag mo? Mahawa ka na hanggang sa walang katapusan. Amen. Ang gaganda ng bahay natin, pero darating na naman eh. Bababa ka rin dyan. Right. Yung bahay ko eh, maliit. Isang kwarto para sa amin at isang kwarto para sa aming anak na si Almira. May garay yung sasakyan eh. Almira yung pangalan eh. May kwarto din siya. We are dead in Christ Jesus. Namamatay tayo dahil kay
nanay ka. Plywood na ang inibigaan, di na waterbed. Wala. After sa lamay, hindi na niya pwede sabihin, oy, bahay ko ito naman. Tap niyo ang palisi dito, wala nang magawa. Yung mga anak, mga relatives may bubuhat sa akin eh. Iba pa po na niya. Tapos, nakaantay na yung studies ng September. Iba. Ay, ako mga kapatid, wala ka lang kung hindi gumili na yung studies. Yeah, may studies na puti, tapos tinitin yung sa akin na kapatid. Pag nakapark ka, sasabihin ko, sino kaya mamadali dyan? Wala. Kahit anong accomplishment mo sa buhay, it doesn't matter when death comes, mga kapatid. Amen. Lahat ng nagawa natin para sa sanlibutan ay babalik sa sanlibutan yan. Amen. Alam mo yung pera natin, mga kapatid. 90% babalik sa mundo yan. Buti na lang may time. Buti na lang ang may tithes, sapagkat ang tithes is it does not belong to the world. It does not belong to the world. It belongs to God. Amen, praise God. Kaya manatili tayo kapitayin natin ito po, sapagkat yun lang ang pera na para sa Panginoon. Yun lang ang pera na pagkatawa binibigay natin na mayroon po mga lalaking macho na palagi nag-jijay mga kapatid pag ganyan.
lelaki dito. Huwag po tayo mayabang yan. Noong na, parang ibig ng ano na, no? Pag mag-ilag ka na, nagsisipin, ipagalian mo. Parang tapay-tapay, ay mag alam nito. Yung spider na sa loob ng bahay, ay mo na. Ah, parang tuktik na maapapin. Wala! What is that? Atakay mo na, magaganda dyan. Eh, mga girls dyan, ang mga young people, ang gaganda nyo, ang kikinis ang mukha nyo, tapos kumitintap yung noo nyo. Ay, ewan, kasi dati yung mga magulang nyo, ang gaganda nun. Yung nanay at kaganda, tatay nyo, pupukin niya noon ang panahon. Iwan ko ngayon, anong nangyari? Pero sa ikot ng panahon, sumasabay po din tayo mga kapatid. Ayun, ito na ang itsura ng 65 years old. Pero maganda, I was baptized by 1974 and still with the faith. Gumagawa pa rin para sa ating Panginoon. Amen! Wala tayong mahawakan sa mundong ito. Unti-unti po itong lilipad sa ating paghawak na kapatid. Kahit yung health natin. Oh, alam na lang natin, diba? Mahitin din tayo na, pati ba yung kapatid? They support the agad, no? First time. Mag-50 ka agad, nila. 50 lang, ha? Pag 60 ka, nila. Kata, mabagal ka na maglakap. Pag-idad ng 70. Seen by your eyes, they are just temporary. Lahat ng mga
samantalang kalungkutan are not enough to be compared with the glory that tatanggapin natin when He comes back. Lahat ng mga kahirapan, lahat ng mga pagluha natin, pansamantalan na yan. Hindi ka naman pwede mga patid na po 100 years maglilingkod kayo sa Diyos, hindi ha? Buti na lang aabot din ka ng 60 years sa paglilingkod sa Panginoon. Then, just endure that for a night. Because when eternity breaks and resurrection will come, mga kapatid. Ang paghihirap natin papalitan ng eternity ng kaligayahan sa Panginoon. Glory! Ayos ka. Hindi ka naman pwede pumunta ng langit. Hindi tayo mamatay. Right. Gusto niyo ng langit pero ayaw niyo mamatay. Pero pwede yan. At hindi rin pwede yung katawan natin dadali ng langit. We were made out of dust of the earth. Kaya sabi ng Biblia, babalik talaga yung dust sa mundo. Praise God. Kaya sabi ni Paul, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. 1 Corinthians 15. But sabi ni Paul, but I show you a mystery. Kasi halang ng tao, pamatay tayo lahat. Lahat naman, yung mga tao, ang kanilang nasa utak, mapatid kayo lahat ay pamatay. But Paul said, I show you a mystery. We shall not all sleep. Anong term ng Panginoon sa kamatayan? Sleeping. We shall not all sleep. We shall not all die. But in the twinkling of an eye, when the trumpet shall sound, sa pagtunog ng trumpeta, itong katawan na mamatay ay papalitan ng katawan na hindi nga na mamatay. Itong katawan na nabubulok ay papalitan ng hindi nga na nabubulok. Praise God, for in the twinkling of an eye, we shall all be changed. Mamatay ang tao. Mahirap naman pag hindi kayo mamatay. Masyadong mahirap. Mag-ingat ka na ng 150 years old. Sino ba matalaga sa'yo? Eh, wala kang pension. Buti lang, tatanda tayo, may pera tayo. Mag-aagawan yung matalaga sa atin. Eh, wala kang pera, magtutulang tayo. Mahirap kasi pag tumatanda na eh. Gusto mo mapunta lang siya, di ka pa nagkarating, ayun. Bumabaha ka doon sa sarili. Praise God. Kaya salamat sa Diyos na sa pamamagitan ng kamatayan ay maangkin po natin ang eternity. Praise God. Kaya patuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon kahit na walang pag-asa pag tayo titingin sa ilaga, titingin doon sa hiyan o kadaya doon sa silangan o doon sa kanluran, mga kapat. There's no hope in looking around. Tayo sa edad na ito. Marami niyan, hindi. Pero huwag naman patagalin ako pa tayo ng binta. Mga patid. Kaya kayo dyan, na hindi masinyo, magsikap kayo. Magtipon kayo ng maraming pera. Praise God, kailangan ng ASSS kayo o GSIS o ano, para may pension kayo. Kasi pag matanda na tayo, mga kapatid, maniwala kayo hindi, yung mga anak natin may sariling pamilya na. Minsan na lang tayo naalaala. Kahit birthday din minsan, mga kapatid, nakaupo ka doon.
balkon mo, tinitingnan yung mga sakyan. Kinakabahan ka kasi may humihinto. Ayun, bumisita siguro ako. Ako, lumubog na yung araw. Hindi lumakot yung anak mo. Ang ganyan buhay. Yung mga anak natin, pinagpaaral natin, mga kapatid, nag-aasawa na. Alam na naman sabihin natin, anak, ang lumubog ko. Awayan ka ng misis na naman ako eh. Kaya maganda, kahit matanda ka na, may pihak ka. May bahay ka. Kasi pwede ka mag-hire ng mga caretaker. Yung itiin mo, pag-pension, huwag mong ipahiram yan. Hihiram yan, tapos ni Lord, babalik sa iyo yung itiin mo, mga kapatid, after 2 years. Pagbalik doon, sabihin naman ng isang anak mo, Mama, si ate lang pinapahirap. Ako wala talaga. Ayun naman. Eh, alam na. Eh, oh, sige, hiramin mo. Kasi iniisip mo rin, pag mamatay ka, baka hindi mo. Wala yung anak mo, hindi ka ba inisip tayo? Sige. Eh, pag wala ang pira, mapilitan ka. Doon sa bahay ng anak mo, ang titira. Pagdating sa bahay, sabihin ng anak, Ma, pagdating yung mga bata, ha? Ayun. Ma, nay, tatlo sila. Alagaan mo, ha? Yung isa, patulogin mo. Yung isa, pagkainin mo. Yung isa, paliguan mo, ha? Ayun. Iwan tayo magawa, eh, pinaliguan mo na yun, nakatulog. Yung isa naman, pinakain mo, nakatulog. Yung isa'y nagising, magpatinta ng gatas. Eh, ngayon, eh, yung bata pa naman, hindi pakaintindi sa akin, takal-takuwang kakaagad na bibiro niya si Juan. Oh, lagyan mo ng tubig. Ay, malawa na pa rin, ganyan. Kaya, masaya ko dito yung taga-Bayungan. Kailan uwi niyo?
Dito na kayo. Praise God. Lagaan mo yung pastor niya. Mayroon pa ba niya? Bayo ka. Ano yung sinabi ko kanina? Ay, yung apo! Okay. May start. Ang apo, mga kapatid. Ako, mawala ang stress ko sa pagkipaglaro ng apo. Oh, aso lang, bubuga ko sa isang apo ko na malaki yung mga kapatid. Malaki-malaki. Tapos, ambak-ambak lang ka ba? Ambak-ambak lang. Lulutang at yung chair mo. Sabi ko, eh, sa misis ko, anak yung pastor niya, eh, yung anak niya, talaga mali ko, very hyper. Sabi ko, huwag tayo tutuloy noon. Hindi tayo maliwanagan ng araw noon. Eh, mag-check-in talaga kami, doon kami sa hotel. Kasi ano tayo talas losing na ng gabi. Makipaglaro ko sa'yo. Praise God! Let's enjoy this life. At kayo mga anak, ano ito nga yung mga magulang nyo? Amen! Yung mga magulang na malago na yung paningin. Praise God! Bilisitahin nyo, pakainin nyo mga pagdita na masarap. Eh, kakantik na magkainin nyo. That is around 42.2 kilometers. So, mulang malulos, saan aabot ito, Pastor Ray? Yung 42. Sa Kamanchile? 29 lang yan. 29 lang yan. Ako lagpas pa. Lagpas pa. Punta tayo doon sa Dulumay. Mga baklaran yan. Doon, banda na mga kapatid, you will run! Praise God! Alam nyo, sa running ng marathon, mayroon yung starting, mayroong finishing. Right. Amen? Sa starting line, puro po tayo dito malalakas. Puro po tayo dito masasaya. Puro po tayo dito buhay na buhay, mga kapatid. You are at the starting line. Pero isang bagay, tanda mo, ang premio o reward ay wala po dito. Dadong po sa finishing line. Ang dito, pangako lang, mga kapatid. Ang dito inspirasyon lang, pero yung premyo, yung katimbala mo, ay wala po sa starting, wala po sa paghinto, kundi sa pagpatuloy, hanggang marating mo ang finishing line. Kaya sabi ni Paul, it's not about speed, but let's run this race with patience, mga kapatid. Kailangan
Hindi ka maging doktor pag hindi mo tapusin kurso mo. Hindi ka magiging engineer hanggang hindi mo matapos mag-graduate ka at magiging licensed engineer ka. Hindi ka magiging sundalo pag hindi po natapos ang lahat ng training sa paglilingkod ng Diyos. Wala pong reward sa humihinto. Wala pong reward sa nagsisimula at hindi tinatapos. We must finish this. Lord, I start running since 1954. I'm still running until today. Why? Because they lead that way upon the Lord. Amen. Shall renew their strength. They shall mount up with wings and eagle, like an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Napapansin niyo ba ang speed? Simula na lantas, fly. Sa susunod, hindi na lang fly. Bumaba yung speed. Walk. Praise God. But if you keep on running and you keep on walking, ang sabi ng Panginoon, He will renew your strength. Baguhin niya ang ating kalakasan. Kaya, maraming problema, sabi ko sa inyo, huwag na tayong magbilang ng problema. Ang dadami nun, mga kapatid. Pero sabi ni Paul, let us lay aside every weight. Yung lahat ng mga bagay ng mga karga natin na magbibigan, mga kapatid, iwanan mo yan. Ano yun? Eh, siyempre, sakay ko ng damaw, papunta dito, mga kapatid. Dumaan doon sa x-ray yung gamit. Sir, may butil yan sa toho. E kung meron nga, pwede matingan siya, meron laman. Kung meron, terpyo man yan. Bawal siya. Tsaka may tubig din. Bawal ang tubig, pero pag sa loob ka, kabili ka lang ng tubig. Ano ba ito? Dahil bawal, inalis nila. Sabi niya, ito lang yung isap doon. Bayaran mo, or iiwan mo. Sabi ko, iwan ko lang yan. Di ko babayaran yan. Excess baggage. Unnecessary baggage. You are going to decide. You will bring it or you will leave it behind. Alam mo itong bukod sa puso, mga kapatid? Itong galit, mga kapatid, talagang normal sa atin yan. Amen. Mahirap na mapahitin ay makagalit. Right. Uy, kulang-kulang ka, uy, kundi ka mas puno. Down on your ear. Amen? Praise God. Magpatawad ka kahit masakit sa damdamin. Kasi kung magpatawad ka, it's not for your benefit, it's not for your friend's benefit, it's for you. Kasi kung magpatawad ka, mga kapatid, magkaroon ng kapayapaan ng puso mo. Right. Hindi yung taong kinapuunta mo ang magkaroon ng kapayapaan. Ikaw! At yung buong galit at masamang ugali, hindi niya kailangan sasabihin doon sa langit, mga kapatid. It belongs to the world, kaya iwan natin yan sa mundo. Kaya sabi ni Paul, let us lay aside every sin that easily beset. And let us run this distance looking unto Jesus, the author. Ang ibig sabihin, the author, dito yun, starting line, the author. And He is also the finisher of our faith, mga kapatid. Kaya nga habang tayo tumatakbo, hindi tayo iniwanan ng Panginoon. Habang tayo naglilingkod, ay hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. He will carry us through hanggang marating po natin ang finishing time. Kung as pastor, pasimula ito, mga kapatid, yung gawain ito para iniisip natin. May mangyayari pa sa gawain mo. Siguro may sa may panaw sa sabihin na ng pastor ay pastoran ka na. Alis na lang tayo dito. Parang walang paglaob ba?
yung paglaong. Parang walang pag-aasang dahil ko ang gawain nito. Hindi mo alam ano ba na nangyari sa kanilang puso on that time, this time, Lord. But what keeps him going? It's an inspiration. It's faith. Ngunit biglang nagkaroon ng cramp. Pulikat, di ba?
nagkaroon siya ng pulikan, mga kapatid. Bumagsak siya. Yung gumagalaw-galaw dito, ang tawag mo? Nikap. Yung iba ba yung nikap? Na-dislocate. Kaya ang sakit. Yung mga tao na sumusunod sa kanyang mga runners, yun ang pasensya. He was suffering much in pain. Grabe talaga. Pumunta na yung mga medic, sir! We will bring you to hospital. Sabi niya, no! Sir, we will carry you. Sabi niya, no! Tumayo siya mga kapatid! Ang ganyan na! Where are you going, sir? I will finish the race. Right. Tatapusin ko to! Kaya uwi na yung mga tao, bigla nung sabi yung announcer, hey, there's still one runner coming! Right. Bumalik yung ibang mga tao. Tinignan ang mga kapatid, hindi na tumatapong. Oh, katakilaw na ba? Gusto ba yung katakilaw? Pahing-pahing-pahing. Oh, ang sakit mo. Nakarating siya sa finishing line. Ang sabi ng MC, what's the use of running? You know, winners are already declared. And you don't come, you don't arrive on a specific time within 4 hours. Sininawag na ito eh. Why you keep on running? You know, wala na reward para sa iyo. Ang sabi niya, I don't come for the reward. My country, Tanzania, is 5,000 miles away. And my country did not send me to start the race. He sent me to finish this race. Amen. It doesn't matter. But I want my country to know that I have done my best with broken legs, not with a broken heart. Hallelujah. Keep on running. Some of you have broken families. Some of you have broken hearts, broken dreams, broken marriages, broken health. Marami mong broken sa ating mga kapatid. But it's not time to stop. You just keep on going on. I have a broken marriages, but nothing can stop me. I love the Lord. I have a broken family. I don't know who are my parents, but I just keep on walking. I have a broken heart. Iniwan ako ng nubyo ko, nubya ko. Hallelujah. It really broke my heart. But never my vision of Jesus. Patuloy pa rin ako. Hallelujah. Kaya dahil ko sa sabihin sa taga Malolos, we're going home. To welcome you. Nang tinatong po si Stephen, magpatid, tinamaan po si Stephen, siya'y nakaluhod, tinatong pa rin siya, at sinasabi niya, I saw the heaven open, and I saw Jesus standing on the right hand of God. Tumayo po ang Panginoon upang i-welcome si Stephen, magpatid. Kaya sumagang ito, I would like to encourage everybody, let's finish this race with patience. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah! Thank you, Lord. Glory! Tumayo po kung lahat, mga kapatid. Oh, I would like to do a special prayer para po kay Pastor Ray, Sister Tina, at kanyang pamilya, mga kapatid. Let's pray for them. Marami pa mga bagay na naghihintay po sa ating pastor. And let's pray for his family. Let's pray for his ministry. Let's pray for good health.
Pwede ko tayo magpapasalamat kayo. I'd like to make prayer for you. Habang awitin natin, I don't know, what a day that will be when my Jesus I shall see. Anybody on this show? There is coming a day. Na natili po si Pastor Chanyo for 30 years. And look what the Lord has done. With your support and cooperation, this thing does not happen. Just do this. Pero dahil sa kanilang unity marketing, God will always work on unity. Kaya look what the Lord has done. We're so proud. We have a beautiful church building here in Lulus, which 30 years ago it was just a dream. But the longer